Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank God, the Holy Spirit. Praise the Lord. So once again, welcome to Thus Saith the Lord programs. Watch and listen. Glory be to God. Thus Saith the Lord programs. Watch and listen. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. Wag mo lang po itong pakinggan, ha? Don't just listen to me, but do it. Watch and listen. Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel. And like, share, and repost, reshare. Have a watch party. Send the videos to your loved ones and friends from the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Inyo pong pakinggan. Ano po? At panuurin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Ang Thus Saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, programs, purihin ang pangalan ng Panginoon, at inyo pong i-share, i-subscribe, i-follow, no? I-send din yung mga videos, no? KOJF Church YouTube channel, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Sa lahat po ng inyong mga friends and relatives, no? Send po ninyo yan. So, mga minamahal, glory be to God. Praise the Lord. Hallelujah. So, mayamayang konti sa maikling sandali, tayo po'y magsisimula na po at tayo po'y mananalangin na po. So, mag-ready na po tayo. Get your Bible now. Glory to God, and get your notebook and pen and jot down the wonderful revelations of God. Very timely in this in such a time as this. Sa mga pagkakataong ito ay pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon na napapanahon. Glory to God, mula po sa banal na kasulatan at mula po sa pinakapuso ng ating Panginoong Diyos na buhay. Thank you, Jesus. So, praise the Lord. So, once again, welcome to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon, watch and listen, KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe, and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, at bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin na. So, shall we bow down our heads and close our eyes? Hallelujah. Heavenly Father, in Jesus' name, we come to you once again with a humble heart, believing that as we come to you with confidence, we will receive salvation from you, we will receive healing and miracle, and we will experience your goodness. And truly, O God, once again, you will help us to fulfill our highest calling and finish our destiny, the mandate that you have given unto us. Tunay nga po, Panginoon, na sa pagdulog po namin sa iyo sa oras na ito, alam po namin tatamuhin namin ng inyong habag, ang inyong kaligtasan ay dadaloy, ang kagalingan, ang himala, ang iyong kabutihan ay muli naming mararanasan. Sasagutin niyo po ang aming mga panalangin, alam niyo po ang laman ng aming mga puso, at patuloy na kami gagabayan ninyo upang magawa at matapos ang kalooban mo, ang mandatong pinagkatiwala ibinigay mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, ng marami. Give us
a heart of flesh. Bigyan nyo kami ng malambot na puso na tatanggapin namin ang lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon. We will truly humbly accept, Lord, every words that we are going to receive from you. And Father God, give us your wisdom that we may fully understand. Bigyan nyo po kami ng katilunuhan upang sa ganoon ay lubos po naming maunawaan ang iyong mga salita. And Father, give us your courage that we may share this message also to others, especially to our loved ones and friends and the relatives. And give us, Lord, courage and boldness, Father God, that we may preach your word, particularly in such a time as this. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga panahong ito, kailangan po, O Diyos, na marinig ng mga tao ang iyong mga salita, ang iyong mga kapahayagan, Panginoong Diyos. Kaya naman na tunay nga po, Ama, nagbigyan niyo po kami ng katapangan upang sa ganoon ay maipangaral din po namin ito sa lahat ng tao, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Taglit lamang po. Yan. Dagdagan natin ang ilaw upang sa ganoon ay mas lalo ninyong makita yung gandang lalaki ko. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yan. Dagdag tayo ng ilaw upang sa ganoon ay lalo ninyong makita yung gandang lalaki ko. O, di magandang lalaki na tapos dinagdagan pa natin ang ilaw. Eh, di lalong gumandang lalaki. Amen po ba? Thank you, Jesus. Glory to God. So, brethren, right now, shall we open our Bible in the book of Mark 8:36? This is a very popular verse, no? Ang versikulong ito ng Marcos 8:36 ay masyadong popular. And in fact, we are preaching this message, and many of us memorize memorize this verse, no? Tunay nga na ito'y kabisado na natin, o ito'y saulado natin, at ito rin naman ay ating ipinapangaral, no? Lalo na sa mga matatagal ng Kristiyano at sa mga matatagal ng mga ngaral, ito pong Mark 8:36 ay masasabi natin hindi na po ito ordinaryo. Ito po'y palagi na po, no? Common na po na ito'y laging binabanggit at ipinapangaral. So, brethren, shall we open our Bible in the book of Mark 8:36? It says, "What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul?" Aanhin mo, no? Nakamakamtan mo ang yaman ng mundo, no? Yaman ng mundo, kasama na rito yung kasalanan ng mundo at ang mga hangarin ng mundo, the desire of this world, the pleasure of this world, no? Aanhin mo ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. Glory to God. Shall we read the book of 1 John 2:15-17? 1 John 2:15-17, yung ating pong binasa kanina is Mark 8:36. Shall we read 1 John 2:15-17? Sabi rito, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world," yan, "anything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever." Yan, huwag nating mahalin ang mundo, lahat ng narito, sapagkat sa mga nagmamahal sa mundo,
ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanila. Sapagkat lahat ng nasa mundo, ang pita ng laman, ang pita ng mata at ang kapalaluan o kayabangan ng buhay ay hindi mula sa Ama kung hindi sa mundo. Ang mundo o ang daigdig o ang sanlibutan at ang lahat ng nasa nito ay maglalaho. Ngunit silang gumagawa sa kalooban ng Amang sumasalangit ng Diyos ay mabubuhay magpakailan kailanpaman. Yung una nating binasa is Mark 8:36. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Makamit mo man daw, maranasan mo man daw, ma-experience mo man daw, matikman mo man daw, mapasa iyo man daw ang lahat ng yaman ng mundo. Kasama na rito yung kasalanan at ang mga desire ng mundo, ang hangarin o ang nasa ng mundo. Pero ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. Ano ito? Yan. So, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Marahil ay hindi nyo alam, pero alam ninyo kung kayo ay laging nakatutok, no? Hindi lamang nagla-like at nag-share, talagang nakikinig at nanonood kayo sa akin. Kasi yung iba hindi nakikinig, hindi nanonood. Yung iba naman, nila-like, sinishare naman talaga. Pero hindi naman talaga nakikinig at nanonood. So please watch and listen and like and share it. That is the best thing that you have to do, no? So brethren, if you are continually listening to me, no, and attending our services, you all know, no, almost daily of my lives, I am receiving prayer requests and I do counseling to many people here in the Philippines and in the nations of the world. Sa aking mga classmates, batchmates, no, mga kapatiran sa Kingdom of Jesus Fellowship, mga kapatiran sa Body of Christ, mga kapwa manggagawa kay Kristo Jesus, no, at sa mga iba't ibang tao sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, I am continually, almost daily, prayer requests and I do counseling to my classmates, batchmates, brethren in Christ here in the Philippines and in other parts of the world. And not only that, hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang po sa buong mundo ng mga kaibigan, relatives, friends, no, loved ones, brethren in Christ, and also coming from Christian leaders and pastors or preachers. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. And last, alam nyo ho kasi, ganito po yan, ikwento ko sa inyo. Yung aking auntie, kapatid to ng mother ko, the youngest sister of my mother, had a stroke. And before she had a stroke, bago po nagkaroon ng stroke, yung pinakabatang kapatid ng aking ina, nakita ko na po siya sa panaginip ko, sa pangitain ko. I already saw her in my vision. And kinumusta ko siya, no? Kinumusta ko siya sa kanyang anak na panganay na lalaki, no? My auntie is living in different parts of not with me or not near me, no, hindi ho sa akin, hindi ko katabi o hindi ho malapit sa akin, may malayo-layo din yung bahay niya sa akin, no. So it means when I ask my cousin, his older son her condition, and he and my cousin is saying to me, oh, my nanay, my mother is in a good condition. Pero sinabi ko sa kanya na nagkaroon ako ng panaginip
regarding her mother, regarding my auntie. You know, ang aking panaginip po ay totoo at nagkatotoo. At yun nga po, nagkaroon nga po ng stroke yung aking auntie. At nabalitaan ko nga po, no, I found out that my auntie, during my dream, she was in a good condition, but my dream came true. She had a stroke, nagkaroon siya ng stroke, and when she was in the hospital, habang siya nasa hospital, ay nakausap ko po yung kanyang isa pang anak, at sa pamamagitan po ng cellphone ng kanyang anak, ay naipag-pray ko po yung auntie ko. At paglabas po ng auntie ko, ay napuntahan ko po ito sa bahay, at talagang grabe po yung kanyang kalagayan. At kami po yung muling nag-pray ng auntie ko, at purihin ang pangalan ng Panginoon, ang auntie ko po ngayon ay magaling na. Amen! Thank you, Lord. Parang hindi na stroke. Yeah. Praise the Lord. Glory to God. My auntie was in a good condition before, during my dream, but in my dream, no, she had a problem. And my dream came true. And I prayed for my auntie through cellphone and in person. And after my prayer, now my auntie is truly healed by the power of Jesus. She has been healed by the stripes of Jesus. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood, kahit na anong sakit pa yan, coronavirus, COVID, kahit na ano pang variant yan, ang Diyos po ay nagpapagaling, mga minamahal. Naunawaan po natin, the Lord heals whatever kind of variant, whatever kind of virus, whatever kind of sicknesses and diseases, the Lord heals. Exodus 15:26. At alam nyo, ang dami-dami ko ho talagang natatanggap ng mga prayer requests, maging sa mga classmates, mga bassmates nga po, at even in the middle of the night, no? Nakakatanggap po ako, hindi lang po alam ng marami yan, ano po, at hindi ko naman po pinangangalandakan yan. But if you are listening and watching to me, no, naipipris ko rin ito eh. So, you know all these things because I also mentioned in my preaching those asking my help and counseling, and I thank the Lord because the Lord granted the good requests of their hearts. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. And last year, no, I had a dream again with our sister. And nakipag-chat ako, no, I had a chat with that sister, no, she was in my dream. And in my dream, she had a problem. She had a problem. And I found out na, yun nga po, last year po yung dream ko, nauna na yung dream ko eh. At ang sabi ko sa sister na yun, no, if a problem comes, please, I and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship is just here. No? We are praying for you and your family. Yun po yung assurance na binigay ko po sa sister na iyon. Kung darating ang problema, nandito lang ako, ang pamilya ko, ang Kingdom of Jesus Fellowship. We are praying for you and your family. And I found out nga po, na nalungkot nga po ako na nagkatotoo na naman yung panaginip ko. Ito talaga, Vincent, yung problema na ikaw ay isang propeta ng Panginoon na bago pa nangyayari ang isang bagay ay nire-reveal na sa iyo ng Lord, no? It's hard to become a prophet because some things before it happened, the Lord revealed it to me. In the book of Amos 3:7, the Lord will do nothing unless He reveal it to His secret plans to His servants, the prophets. Amos 3:7. Before some things happened, God revealed it to me. Now, as a prophet of God, Amos 3:7. Minsan nga po, ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, nawa, pag naipakita mo sa akin, ay sana wag mo nang ituloy, burahin mo na. hindi ko nang alam kung bakit hindi nangyayari yung mga bagay na iyon. But before it happened, the Lord revealed it to me. Yeah.
Even though I am not asking the Lord, bagamat di ko tinatanong ang Panginoon, nire-reveal ito sa akin ng Panginoon. Like this pandemic that is happening to this world, no? And different crises and calamities and disasters that are happening to this world. Before it happened, God revealed it to me already. And I was surprised, I was shocked, I was amazed because I am not expecting that. I was surprised because what is happening right now in our nation and the nations of the world is truly severe. It's hard to bear. Talagang napakabigat po talaga nitong mga nangyayaring ito sa ating bansa. Ano po? Pero ito po ipinrapisay ko na, if you will fully remember, no, at makikita nyo yan sa ating YouTube, sa ating Facebook, if you will visit our previous preaching in Facebook, in the YouTube, you will found out that I've already prophesied the disasters, the calamities, the crisis that is happening right now in our world. And I was just shocked because I'm not expecting that what is happening right now is truly hard to bear. Talagang napakabigat ho talaga ng mga nagaganap. At yung pong mga akin pong mga pakikiramay, yung ating pong pakikiramay, yung ating pong pagkikipag-pray, I am sending our condolences or our deepest sympathy or our prayer, our counseling. You know, I am doing it in a very personal way. Sometimes I did not post it in FB. Sometimes in a private message or just call them or just text them or just chat them. Something like that. Ganun po kung magkaminsan, no? At madalas po na hindi ko na po pinopost pa sa wall nila o sa comment box nila. Sila po'y tinatawagan ko na lang, chinachat ko na lang o may mga private message na lang. So para paabot ko yung aking ating pakikiramay, yung ating pananalangin, yung ating mga payo po sa kanila. So sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, so those who are watching and listening right now, if you need our counseling, particularly me, my counseling, my prayer, or if you have question, anything that we can help with for you, to you, and most especially me, no, anything that I can help to you, so please don't hesitate to contact me. Huwag po kayong matatakot na kumontak. Ano man po yung mga pangangailangan nyo, nyo sa buhay na ito. Glory to God. You can PM me here, right here. don't just click here, but PM here. PM here. Glory to God. Or call or text. Give me a call or a text at 0917-152-1963. 0917-152-1963 and 0998-989-2963. 0917-152-1963 and 0998-989-2963. Glory to God. You know, our friends, our relatives, our brethren in Christ, our co-preachers, you know, they can attest to that. That I give them counsel, I pray for them, I send deepest sympathy to them by calling them, by texting them, by chatting them, by sending a message to their private message. Kaya po kung iniisip po ng ilan na hindi po ako nakiki-empathize sa marami, sapagkat ako po ay minsan ay nagbibiro, ay kailangan ho talaga natin minsan magbiro kasi kailangan nating huminga eh. Huminga po kasi kung hindi na tayo hihinga, delikado ito eh. Pero they can attest to that, no? The politicians, no? In different parts of the Philippines and our brethren in Christ, the co-pastors, the co-preachers, my batchmate, my classmate, our relatives, no? Even those our former without reason they attack me, they attack us, no, they attack the Kingdom of Jesus Fellowship for no reason, or maybe the devil deceived them. May mga tao na dinaya sila ni Satanas, biglang nagalit sa akin o sa atin sa Kingdom of Jesus Fellowship,
sa gitna ng pangangailangan nila, nakaalala sila. Opo. At tumawag po sila sa akin. At biglang nangako. Yung iba, tinupad yung pangako. Yung iba hanggang ngayon, napako pa rin. As they call me, they ask and seek for my prayer, my counseling, my help. And I receive promises from them. And many of them truly fulfilled their promises. But still, many of them just keep coming in times of their needs. And when their needs are granted, they forget us. Yun yung problema. Marami pa rin pag natugunan na yung mga pangangailangan nila, nalilimutan na po tayo. At ibalik ko po yung kwento sa isang sister nga na panaginipan ko, na sabi ko sa kanya, "Sister, I had a dream. So you have in my dream, you have a problem. When that time comes, me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship as just here." At nalaman ko nga po, yung kanyang stepfather ay namatay dahil sa COVID. Based on the report, yung kanyang stepfather ay stepfather ay nagpamasads, no? At after nahawa ng COVID nung nagpamasads, after a week patay. Her stepfather had a massage in a spa. And after that massage, her stepfather got infected with COVID. And after a week, died. Oh my God. Oh my gulay. Yan. And I'm not happy. In fact, almost daily of my life, I am crying. Truly. Truly. Pero sinisikap ko pa rin ngumiti, magbiro, magpatawa. Kasi hindi kailangan nating huminga. What I mean is, despite of my continuous crying all daily, you know, I still crack a joke. I still send joke or still make a joke. In order for as a stress reliever, yun, stress reliever. Gets mo? Ganun yun eh. Alam mo ba na yung top 1, ha? Ito yung nakaraang exam ng mga doktor here in the Philippines. Ito lang. Yung top 1 diyan, ganito ginawa niya. Nag-aaral siya, tapos magpapahinga siya. Magre-review siya, magpapahinga siya. Matapos niyang magpahinga, maglalaro muna siya ng internet gaming. Kasi nire-refresh niya yung mind niya. After niyang maglaro ng internet gaming, review siya uli. Naging top 1 siya. Hindi yung babad sa internet gaming, saka magre-review. Bagsak yun. Kung bakit siya naging internet gaming, nire-refresh niya lang yung mind niya. Guess mo. The top 1 of just previous, no? Examination, licensing examination for medical graduates, for medicine graduates, no? Graduate of medicines, the top 1, he reviewed hardly, and he will take a rest and play in an internet gaming to repress his mind and back to review again, and he became top 1. Not playing internet so internet gaming so hard then review. Not like that. You will not pass the exam or the licensing examination. Gets po ba natin? Ganyan din yung sinabi ng pinsan kong doktora, si Doc Sheila Dividina, no, na isang pediatrician, no, na sabi niya sa akin, "Alam mo kuya, pag binuhos mo ng lubos yung sarili mo sa pag-aaral, hindi mo na masasaulo yan at makakalimutan mo na rin yung iba. So magpahinga ka, matulog ka." Ganyan. So para nang sa ganun, pag nakapagpahinga ka, review ka uli. Sabi niyang ganoon. So brethren, no, if I am ascending jokes or making a joke, it doesn't mean that I am not empathizing with those who are in need. You know, it is just a stress reliever for all of us.
No, or mas especially to me. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi sa ayaw mo sa gusto, pagbukas mo ng social media o pagbukas mo ng TV, maririnig mo yan, mapapanood mo yan, mababasa mo yan. Matindi ang kalagayan ngayon ng ating bansa, ng buong mundo, lalo na ang Metro Manila at karating pook nito. Right now, while I am preaching this message, Metro Manila, the NCR, the capital region, including the bubbles, no? Bubbles mean the Bulacan, the Rizal, the Calamba, and Cavite are still in lockdown, in quarantine until Sunday, and it will be stopped. Hindi na ito mag-extend in Jesus' name. Yeah, we have curfew from 6 p.m. to 5 a.m. and many businesses and many establishments and many jobs. And right now, currently, are not functioning. Yeah, properly, and many of them are closed. Sa panahong ito, marami sirado talaga. Kung iba, kung nakakapag-function man, hindi nakakapag-function properly, di ba? At hindi lang yun. Yung services ngayon, dito sa Metro Manila, at saka sa Bubbles, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, we don't have services now. We are only doing live streaming. Ganon po yun. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kasi sa kalagayan nga ngayon, alam mo, sa tanang buhay ko, mula nang magkaisip ako hanggang ngayon, ngayon ko lang ito nakita. Ang daming nagkakasakit at ang daming namamatay, parang mas dete. Puno na yung mga hospital, wala nang mapaglagyan. Puno na. At hindi lang yun. Pagod na yung mga doktor, yung mga nurse. At pagod na rin yung mga nagkikremate. Hindi na uso libingan ngayon, cremation na ngayon eh. Kasi lahat na lang ang sakit ngayon, COVID eh. Kaya nga maraming naiinis eh. Pinagkakwartahan nyo lang yata yung COVID eh. Kasi hindi naman wala namang COVID, sasabihin nyo may COVID. Pinagkakwartahan nyo lang yata eh. Gusto nyo kaagad cremation eh. Iba naman, pinapakremate na lang kasi mas mahal daw ang pagpapalibing. Kaso mas maganda na lang yung cremation. At kung gusto nilang iuwi yung abo ng kanilang mahal sa buhay, they can put it the ass of their departed loved ones in the urn. Oh, ganun po yun. But nowadays, you know, it seems the lives are very, very cheap. Yeah. Kasi ang dami-dami nagkakasakit, ang daming namamatay, young and old, prominent or not prominent, known and unknown, rich and poor, you know, people are dying because of this coronavirus. Yung iba naman, hindi coronavirus, ay kaya lang, online lang ang examination, online lang ang consultation, and no available hospitals or room or available doctor or nurse to check them, yun ang problema, namamatay. Nakikinig pa ho ba tayo? Naalala ko nung ako'y nandoon sa lamay ni Mayor Johnny Villanueva ng Bukabi, Bulacan, anak ni Brother Eddie Villanueva, na kapatid ni Senator Jovel Villanueva. You know, during the wake of Dory Villanueva, the husband of Brother Eddie Villanueva, you know, I was there. Nakikiramay po ako at nakikiramay tayo. Sending yung pakikiramay natin, our care and concern to them. No? And at nandoon din si Johnny Villanueva, buhay pa siya, pero ano na siya, parang inuubo. At pagkatapos nun, nabalitaan ko na lang, Mayor Johnny Villanueva died after, I do not know how many days after the Ate Dory's death. No, I was there in the wake of Ate Dory, the husband, the wife of Brother Eddie Villanueva, sending our last respect, sending our care and concern, empathizing them. And Mayor Johnny Villanueva was there. And she had a cup, a cold, I believe. But after a week, something like that, or I do not know,
I cannot fully remember exactly how long. Mayor Johnny Villanueva died. And I was there again. Nung lamay uli ni Mayor Johnny Villanueva, nandun uli ako para makiramay tayo at ipaabot uli yung ating pakikiramay. At Brother Eddie told us, kasi po, may mga pagkain po sa labas eh. Pero nandun po kami sa VIP room. Habang nakikiramay po kami, may pagkain po dun sa labas. Meron po rong coffee, may mga sandwich dun. There are foods outside. You can fall in line and take your coffee, or take your sandwich or candy or nuts. Or you can take your food. I do not know. I cannot fully remember what kind of foods were there outside the VIP. Inside the auditorium, wherein the lies the remain of Sister Sister Johnny Villanueva, Mayor Johnny Villanueva lies, no? Kung saan nakahimlay yung katawan ni Mayor Johnny Villanueva. Sa loob nun, sa bandang gilid, may kape ron, may mga nuts doon, may mga pagkain doon, alam ko eh. Pero tumunta kami sa VIP room. Tapos yun, nagkwentuhan kami together with some men of God, no? At nagkikwento nga si Brother Eddie Villanueva, at ang sinasabi nga niya, pambihira. Simpleng virus lang itong tumama sa anak ko. Eh dahil sa hindi makaluwas ng Maynila, dahil sa pandemya, maraming protocol, online-online lang. At nung malala na, saka na itakbo ng Maynila, wala na, patay na. Isipin mo. Many did not die of coronavirus. But because of these protocols, because of limitations, dahil sa mga protocols na ito, mga limitasyon ito, kahit na hindi COVID ang sakit nila, nangangamatay na sila. Kasi online lang yung consultation at mga walang ospital na sapat, no? O mga medical personnels na dapat tumingin sa kanila. Kaya sa mga panahong ito, bawal magkasakit eh. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun nga, ibalik ko yung kwento sa isang sister na iyon na napaginaginipan ko, na sabi ko nga sa kanya, pag dumating ang time na nangailangan ka, nandito lang kami. Ganyan po ako eh. No? Kahit na para po akong si Joseph, no? Si Joseph po, sa kabila po na si Joseph ay binalak patayin ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit, sa selos. Mabuti na lang yung panganay niyang kapatid si Ruben ay niligtas siya, binenta na lang at naging alipin na lang sa Egypt. You know, Joseph, because of the envy and jealousy of his brothers want to kill him. But his eldest brother, Reuben, spared his life. And he convinced his brother to sell him, Joseph, to the Midianites and sent to Egypt and became a slave to Egypt. Alam mo, sa kabila ng nangyari kay Joseph, na siya ipapatayin ng kanyang mga kapatid, sa kabila ng siya ibinenta at naging alipin sa Egypt, ang hirap nun ha. It's so hard because he became a slave to Egypt. He became foreigner and a slave to Egypt. You know, ang hirap nun at napalayo siya sa kanyang bayan, sa kanyang mga mahal sa buhay, no? He was sent far away from his native land, from his family, from his loved ones. Ang bigat nun. Tapos alipin pa siya sa Egypt and he became a slave to Egypt. But you know, when Joseph rose to fame, when Joseph became the prime minister of Egypt, nang inangat po ng Panginoon, nang tinaas po ng Panginoon si Joseph at naging prime minister ng Egypt, alam po ninyo lahat po ng nagawa na pagkakamali, pagkakasala sa kanya, ng kanyang mga mahal sa buhay, ay kinalimutan niyang lahat. Kinalimutan niya. Kaya sa oras na ito, baka may mga taong nagkasala sa iyo, hindi mo pa nalilimutan, limutin mo na ha.
Kung may utang ka, huwag mong kalilimutan yon, magbayad ka. Kung hindi mo kaya magbayad, mag-sorry. O pag may kayang, may kaya mo na, hulug-hulugan mo. If you cannot forgive, no, somebody that committed mistake to you, please forgive him or her now. Not for that person benefit, but for your benefit, in order for you to go to heaven. Ayun yun eh. Saka pakinabangan mo yan para pumasok ka ng langit. At saka para gumaang yung puso mo, yung pakiramdam mo, kaisipan mo. Yeah. So that you will live a peaceful life. Yun yun eh. Masarap matulog, masarap kumain eh. Na wala kang kagalit, wala kang kaaway. Kung sila nagagalit sa'yo, eh di bahala sila sa buhay nila. Yun yun eh. No? If they are mad at us, no, it's up to them. It's their problem, not our problem. Diba? Ganun yun. Problema na nila yun. Hindi natin problema yun. Yun si Joseph eh. Ganun din po ako. Sa kabila ng mga taong gumawa sa atin ng mali, sa pamilya ko ng mali, sa aking The Jesus Fellowship ng mali, eh nandito pa rin tayo. No? In fact, yung kinakwento ko sa inyong sister, eh, hindi ko nabasa yung letter niya o yung sinabi niya o hindi ko narinig yung sinabi niya. Naway hindi totoo. Pero according to report, that sister made a negative remark against me, no? Or against the Kingdom of Jesus Fellowship. But despite of all these things, I am extending our help, my help to her, to them. Ganun yun. So, baka naman yung report na may sinabi siyang mali o nagawa siyang mali, siguro hindi naman totoo yun. Yun nilalagay ko sa isip ko, baka chismis lang yun. Pero kung totoo man yun, kinakalimutan ko yun. Nakikinig pa ho ba tayo? So, yun nga po, nabalitaan ko yung sister na iyon, nagka-COVID. Tapos yung dalawang kapatid niya, nagka-COVID. At yung kanyang stepfather ay namatay because of COVID. Nagpamasahe lang, pagkatapos magpamasahe, nahawa after a week namatay because of coronavirus. So please practice social distancing and wear your face mask and face shield always and wash your hands always and carry an alcohol, bring an alcohol always. Yan. Lalo na kung hindi mo kilala yung mga taong yan. At saka yung mga taong yan, layas ng layas yan. So, mag-iingat po. Nakikinig pa po ba tayo? Glory to God. Naunawaan po ba natin mga minamahal? So, ano po yung ibig kong tukuyin sa oras na ito? Ang ibig ko pong tukuyin, mga minamahal, you know, ang panahon ngayon ay very strange, very unusual, unpredictable. Hindi mo alam kung mamaya lang darating na si Kristo. Yes, we do not know if Jesus Christ will come. We do not know. We do not know when will the rapture will take place. Hindi natin alam. And we do not know what lies bukas, tomorrow. Hindi natin alam kung buhay o patay na tayo. Isipin mo, di ba? Sabi ng gobyerno, ito ang sabi ng gobyerno. O ito, sige, magbubukas na ang sinihan. Sabi ng gobyerno, yan, at binubuksan na yung mga tourist spot. Makakabiyahin na. And all of a sudden, no, despite of this advisory of the government, that the cinemas will be open, the theaters will be open, no? And you can now travel from one place to another to have a leisure to visit beautiful places. And all of a sudden, nagkaroon ng lockdown bigla. Isipin mo yun. Nakikinig pa ho ba tayo? And all of a sudden, no? Metro Manila and Metro Manila bubbles, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan is now in lockdown, ECQ, enhanced community quarantine. Isipin mo yun. At ito ang masakit. Grabe, ang dami-daming namamatay ngayon. Dami-daming namamatay.
nakikinig pa ho ba tayo? Dami-dami. Kaya sa oras na ito, ito po ang ibig tukuyin dito. Huwag mong mahalin yung mundo. Lahat ng narito, yung mga pita ng laman, pita ng mata, o yung desire ng mundo, nakikinig pa ho ba tayo? Aanin mo ang mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. Alam mo, ang pinakamahalaga ngayon, yung maligtas ka. Yung maligtas yung mga mahal mo sa buhay. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Yes. No. What is the most important thing right now is for you to be saved to go to heaven. Kaya sa lahat mo ng mga nakikinig at nanonood, ikaw ay sumasamba kay Maria, nagro-rosary ka. Alam mo yung Glory be to the Father. Sa ulado mo yung Hail Mary, yung Our Father. Hindi ka kumakain ng dugo. No? Ikaw ay nagsasabing miyembro ka ng maling daan. Ligaw na daan at lihis na daan. Na si Kristo ang daan, pero gumagawa ng maling daan. Nakikinig pa ba tayo? O maaari ikaw ay sumasamba sa mga santo't santa, pumupunta sa mga kalibo, sa ati-atihan, sa mga sinulog, at sinasayaw yung mga santo ninyo. Gusto kong sabihin sa iyo na pupunta ka ng impyerno. Pag ikaw ay nabubuhay sa bisyo at kasalanan, pupunta ka ng impyerno. Kaya ang paalala ng Diyos sa oras na ito, the Lord is catching our attention. Being a religious, having an idols, graven images, venerating the saints and the idols, man-made gods, dancing with the Santo Niño idols, and go to Nazareno, Black Nazarene, part of procession, and pabasa, penitensya, sacraments, not eating blood. Di ba? Yung mga iglesia na Kristo, hindi naman kumakain ng dugo yan. Mga minamahal, wala hong pagkain na bawal. Nasa sayo yan kung ayaw mong kainin yan. Pero ang pagkain, kinakain yan, lalabas lang sa siksa. Sa pagtapos na ilagay sa tiyan, lalabas din yan sa likuran mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Food will not save you. Eating this and not eating this food will not save you, will not send you to heaven and not send you to hell. You know, it will only affect your physical body. If you will eat anything that is too much, if you will eat poisonous, it will only destroy your body, harm your body, but it will not affect your soul. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ba natin yun? So, mga minamahal, napakahalaga na sa panahong ito ay maligtas po ang ating mga kaluluwa. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat eh. Yung maligtas ang kaluluwa. Isipin mo, biglang-bigla, yung sister na iyon nagka-COVID. Tapos yung kapatid niya nagka-COVID. Kapatid niya nagka-COVID. Tatlo sila. Tapos yung stepfather niya patay. Isipin mo yun. Kaya po mga minamahal, use our social media accounts to share the gospel of Christ. Yes. Nakikinig pa ho ba tayo? Use it. Alam mo ang panahon ngayon, ang dapat natin gawin ngayon, magligtas ng kaluluwa, magpaalala sa lahat. Let the whole world know that consulting a tarot card, horoscope, having a tattoo, worshiping graven images, reading a horoscope, consulting your zodiac sign, yung zodiac sign message mo na yan, you know, all these things will lead you to hell. Dadaling ka lang yan sa impyerno. Yung mga pag-inom, paninagrilyo, pambababae, panlalaki, kahalayan, kabaklaan, katumbuyan, pagsusugal, all these things, gambling, unholiness, impurity, vices, you know, all these things will lead you to hell. It's time to repent.
what is important thing right now is to save our soul. SOS, save our souls. Yun na napaka-importante ngayon. Kita mo si Claire de la Puente. Inadmit sa isang ospital. Eh, ang nangyari, puno na yung ospital na natili sa emergency room. Dinala uli sa ibang ospital. Patay na. Oh, you see? Eh, kung hindi yung puno yung ospital na yun, na-admit siya. Baka gumaling pa siya. You know, being a prominent person is not a process that you will spare from this coronavirus, from sicknesses and diseases. And I pray that before Claire de la Puente died, she repented her sins and accept Jesus Christ as her Lord, God, and Savior. Yun na lang ang prayer ko eh. Nanawa si Claire de la Puente ay tinanggap si Christ bilang Lord, God, Savior ng kanyang buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganun yun eh. Kaya sabi ng Mark 8:36, di ba? Aanin mo yung mundo at ang lahat ng nandito kung pupunta ka naman sa impyerno. Huwag mong mahalin yung mundo at ang lahat ng nandito, pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan ng buhay, kayabangan ng buhay, yung nasa nito, yung nais nito. Eh, huwag mo itong mahalin. Ang gawin mo, kalooban ng Ama, ang gawin mo. Kasi pag ginawa mo yung kalooban ng Ama, pasok ka ng langit. Samantalang kapag ginawa mo, ang mga kamunduhan sa mundong ibabaw na ito, impyerno ang punta mo. Mga kapatid, tumitindi ang bilis makahawa ng mga bagong variant na to, ah. Ang bilis makahawa. You know, this new variant of coronavirus is very contagious. Easily transferred. Easily can affect others. Grabe ito. Mas matindi ito kung if you will see it in a natural realm. This coronavirus, this new variant of coronavirus is more deadly than the virus before, last year. Matindi ito. If you will see it in the natural realm, kung titingnan mo ito sa mata ng mata natin ngayon, makikita mo ito. Kaya alam mo, hindi naman masama yung module eh. Pero pag biglang nag-rapture o nagtapos sa yung mundo, at yung module na yan ang nagpatigil sa'yo sa paglilingkod sa Diyos, tapos ka. Kapag yung pag-ibig ang nagpatigil sa'yo sa paglilingkod mo sa Diyos, tapos ka. Let not the module of your sons and daughters, let not any spouse, any girlfriend or boyfriend, let not anybody stop you in loving the Lord, in doing His will, or else you will go to hell. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, kung nagkaroon ng manggagawa sa inyong lugar at tumigil ka at yung manggagawang ipinadala, siya na lang ang pinatrabaho mo ng pinatrabaho, hindi ka na nagkatrabaho sa ubasan ni Kristo, mali ka. Ang ibig sabihin kaya pinadala para maging katuwang mo, hindi para mamahinga ka. Yes. In your area, you are serving the Lord. Somebody send there and you stop serving the Lord because somebody is already there. No, the reason why somebody was sent there to help you, not to stop you. If you stop in serving the Lord, oy, nako, delikado ka riyan. Alam mo, yung mga pinapa-stop ko pansamantala, yung mga may sakit, sabi ko, magpagaling ka. Pag magaling ka na, bumalik ka. Pero kung wala ka namang sakit, dahil lang sa module, at dahil lang nakita mo, may bagong manggagawa na dumating at tumigil ka na, and that's wrong. Hindi po tama yun. Naunawaan po natin. Alam mo, you know, you have to attend. You have to be a part of the live streaming, the online service. You have to give your tithes and offerings, your best now. Why? Because you cannot do that tomorrow. Hindi mo na magagawa yan bukas eh. Kaya alam mo, ang daming nagpapasalamat sa akin eh. Sabi nila sa akin, you know, man of God,
in times of pandemic, you and your family and the Kingdom of Jesus Fellowship don't stop preaching the gospel of Christ. Correct. Why will I stop? Di ba mas lalong ang kailangan ngayon ng mundo, ang pangangaral natin, ang payo natin at ang prayer natin, di ba? Bakit tayo titigil? Bakit tayo tatahimik? O bakit di ka na dumadalungain? Bakit di ka na nag-online streaming? Bakit di ka na nagkakaloob? Eh kasi nabigo ako sa pag-ibig eh. Mali yun. Bakit? Eh kasi dahil sa module, ay may pinadala na eh, di tahimik na ako. Eh dami kasi mga problema, pagsubok laban ng buhay ngayon, istap ako ngayon. No! Nakikinig pa ho ba tayo? Anong sabi sa 1 John 4:4? Santiago, James 4:4, what I mean? James 4:4, Santiago 4:4. Tingnan natin. James 4:4, Santiago 4:4. Tingnan natin. Kaya, ano po ang ibig kong tukuyin sa oras na ito habang hinahanap natin yung Santiago 4:4, James 4:4? Ako'y nananalangin sa Panginoon na huwag kang tamaan ng COVID, huwag kang mamatay. Pero alam mo bang, ang dami-daming pastor ngayon, tinamaan ng COVID, patay. Police, nurse, doktor, mga Kristiyano, kung sino-sino, tinamaan ng COVID, patay. Grabe. Even my two sons were crying. Were so sad. You know why? Because many of their friends or loved ones of their friends died because of coronavirus. Isipin mo yun, mismo yung dalawang magkasunod kong anak, eh yung kanilang mga kaibigan, yung mga mahal sa buhay ng kanilang mga kaibigan, nagulat na lang sila, biglang pinagme-message sila, umiiyak, patay na yung kanilang mga mahal sa buhay. Yung kaibigan to, ha, ng mga anak ko. At sila mismo may COVID. O may gulay. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya mag-ayos-ayos na, bro, sis, tol, mag-ayos-ayos na ng buhay ngayon. Bitawan na yung mga bisit kasalanan, ibigay na ng maayos yung mga ikapot handog. Eh, testing lang ito eh. No? Kung magkukumit talaga tayo ng totohanan ng buhay sa Panginoon, ay bibigay natin ng maayos ang ating mga ikapot handog. Alam mo, sa totoo lang, may mga lockdown lang na nagaganap ngayon eh. Pero gusto kong lumabas eh. At mamigay ng tulong sa mga nangangailangan eh. Naghihintay rin ako ng ayuda sa gobyerno at saka sa'yo. At yung makukuha kong mga ayudang ito, gagamitin ko rin para itulong mo, especially sa mga kapatid nating nangangailangan. Opo. Kasi ginawa ko na yan eh. I did that. We did that. My family did that. In the midst of pandemic crisis, during the storm or the typhoon Ulysses and the series of typhoons that hit the Philippines. You know, I, my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship did relief operation, donation drive, ministry of compassion. At yan ngayon ang pinaplano ko eh. No? At hinihintay ko yung ikapumot handog. Hinihintay ko yung mga donation mo, yung mga suporta mo. Lumuwag lang konti yung lockdown ito. Makikita mo na naman ako at ang taga Kingdom of Jesus Fellowship, pupuntahan na naman yung mga kapatiran para abutan sila ng mga pangangailangan nila. Yes. You can see me and the Kingdom of Jesus Fellowship distributing groceries to those who are in need, truly affected by this pandemic, especially our brethren in Christ. Kaya ano pang hinihintay mo? Yung ikapumot handog, yung purse mo, yung love gifts mo, yung donation mo, padala mo na dito yan. Kanino may papadala? Dito. Here. Send here. Not just click here, but send here. Totoo po yan. Bakit di mo tingnan yung Facebook natin? Di mo tingnan yung YouTube natin? Nakikinig pa po ba tayo? James 4:4. You adulterous people. You adulterous.
Mas maganda pa, mabibilisan mo eh. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity with God or against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Kayo na mga mangangalunya, yun ang tawag pala ng Diyos. If you are a friend of the world, then you are adulterous. Adulterer. You, don't you know, hindi nyo ba alam yung ikayo'y makipagkaibigan sa mundo? Abay, kaaway nyo ang Diyos. Sino man ang kaibigan ng mundo, kaaway ng Diyos. You adulterous people, don't you know that the friendship with the world means enmity with God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. James 4:4. Kaya nga inuulit ko, dami-dami nagpapasalamat sa akin. Man of God, wala kang tigil ng pangangaral ang pamilya mo, ang Kingdom of Jesus Fellowship. Pati sa online streaming, wala kayong tigil. At sa gitna ng pandemya, may mga bagyo, may mga donation drive, relief operation kayo, minister compassion kayo. Ngayon na naman. Iyan na naman ang plano mo. Opo. Habang may buhay, hindi titigil habang may buhay. Maglilingkod sa Diyos, magbibigay, ibibigay ang dami sa Panginoon. Kaya kung ano yung mga pinagbebentahan mo riyan, ibigay mo rito yung mga ikapot handog. Hindi mo man ibigay ng buo yan, ikapot handog. Padala mo rito. Gamitin natin. At makakasigurado ka, makakaasa ka. Talagang makakarating sa mapupuntahan yan. At gusto kong sabihin sa iyo, ha? Ano ang pagkakaiba nito sa GMA 7 at ABS-CBN o sa TV5 or any civic organization? What is our difference between any organization that helping the needy? Number one, we are sharing the love and salvation of Jesus to them. Yeah! Binabahagi natin sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. And secondly, we are praying for their needs. Yeah. Pinapag-pray na natin sila. Yun yun eh. Gets mo po? Oh. Naunawaan po natin. Kaya sa oras na ito, lahat po ng mga natatakot na tamaan ng COVID, lahat ng natatakot na, na biglang mamatay, magkasakit, at yung mga mahal nyo sa buhay, maghirap po. Ikaw maghirap. O yung mga mahal mo sa buhay, tamaan ng sakit at saka mamatay. Nako, may sinabi ang Biblia dito sa Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Proverbs 18:10. Nako, eh sabing ganoon, ang pangalan daw ng Panginoon, mismong ang Diyos mismo, ang kanyang pangalan, ha, hindi yung larawan niya, hindi imahin niya, ay isa daw matinding tanggulan. Di ba pag merong ano, di ba pag merong pagsabog ng bulkan, pag merong typhoon, storm, earthquake, no? If earthquake, typhoon, tornado, storm, any calamities or disasters strike the place, you know, the people are running in a safe place. In an evacuation center. And it's sad. Sometimes the eco-evacuation centers are not safe. But in times of disasters and calamities, run to Jesus. Takbo ka kay Jesus Cristo. Ganun yun. Takbo ka kay Cristo. Pag may problema, may pagsubok, may laban ng buhay, may sakit karamdaman, mamamatay ka na, pupunta ng impyerno, gusto mo pumunta ng langit, takbo kay Kristo. Eh, ba't, pero bakit mo pahihintayin kung kailan ka mamatay? Kung kailan ka mamamatay, saka katatakbo kay Kristo? Habang buhay ka ngayon, wala kang sakit, marami kang pera, o malakas ka pa, takbo ka na kay Kristo, maglingkod ka na kay Kristo. Gets mo? Oh. Kasi yun ang sinasabi ng Isaiah 26 verse 9 eh. Many people learn righteousness. In times of judgment, many people learn righteousness. In times of judgment, inihintay pa ng mga tao eh. No? Isaiah 26 verse 19.
when your judgment come, when your judgments come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Isaiah 26 verse 9, when your judgments come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Kaya pag dyan may mga dumadaan niya kung ano-ano mga binibenta, binibilan ko na lang, at hindi ko na nga binibilan, binibigan ko na nga lang ng pera tsaka talaks eh. Tulong ko na sa kanila yon. Pag may dumaan dyan ng mga barangay, mga pulis, mga tauhan ng gobyerno, pinagkatawag ko eh. O face shield, face mask, ito merienda para sa inyo. Sabigan ko ng trucks. Supporting the frontliners and giving them Christian literatures in order for them to be saved. Yes, we are doing that. Kaya sabi nga nung isang kapatid na bago nating kasama, nung nag-preach ako sa isang probinsya, isang kapatid, no? Grabe, hinipo siya ng kapangyarihan ng Diyos. Tinamaan siya ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, grabe ang kapangangaral, tarak sa puso ko. Gagawin ko na ang kalooban ng Panginoon. Tatapusin ko na ito, ibibigay ko na yung the best ko ngayon sa Panginoon. Nung nagturo ako sa isang probinsya, namamangha siya. Sabi niya, ang dami niya palang ginagawa sa Panginoon. Sabi ko, oo naman. Saan mo gustong gumawa? Oh, di ba sinubukan mo ng gumawa sa isang tao? Di ba nabigo ka, nagtaksil? At gumawa ka uli sa isang tao eh. Tapos konting hindi niya pinagkasundoan, iniwanan ka bigla? Ay, talaga naman oo. Kaya payo ko sa mga nanliligaw, huwag muna kayo manligaw ka agad. Maging magkaibigan muna kayo ng matagal, ipagpray niya muna maigi. Pag talagang sigurado ka na rin, saka mo ligawan. Eh yung pag sinagot ka na, bigla mong iiwanan. Huwag ganun doy. O kaya naman, pag niligawan ka kaagad, huwag mo munang sagutin day. Sabihin mo, eh ligawan mo lang muna ako ng ligawan, magpakilala ka lang muna ng maigi sa akin. Ligawan mo na rin, magpakilala ka na rin sa mga mahal ko sa buhay. Pag talagang sigurado ka na at sigurado na ako sa iyo, sasagutin na kita. Eh baka isang araw pagtaksilan mo ako, malingat lang ako ng konti, iba na yung kinalabit mo, o magkaroon lang tayo ng konting misunderstanding, baka iwanan mo na ako. Hindi naman ganoon. Napakasakit nung Kuya Eddie. Ang ganda-ganda talaga ng payo ko. This is a beautiful counsel for those who are not yet for the singles, for the widows, for the yun na nga. Please have long friendship before you enter into a relationship. Yeah. Then while you are having long friendship, then pray. If that person is really the right person for you, if the Lord revealed to you that person is the right person, then settle down. Ganun lang yun. Hindi yung ano, nalingat lang ng konti, iba na yung kinalabit mo. Iba yung kinalabit niya. Nagkaroon lang kayo ng konting misunderstanding eh. Eh, hindi ka na pinaglaban o hindi mo na siya pinaglaban. So sad. Pero sa kabila ng lahat, ano, despite of many trials and the problems and persecutions and haters and bashers and many crises, calamities and disasters are happening in this present world, attacking us, striking us, even our loved ones, even our jobs, even our business, even our studies. You know, the Lord is protecting us, giving us victory. Because Proverbs 8:10, if Jesus Christ is the Lord God and Savior of your life, then we will be spared. Ganun yun. Kaya kung gusto mong ano ha, gusto mong pumasok ng langit, tanggapin mo na si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo. Hindi yung bautismo, binyag, kumpil, wag kumain ng dugo, maging membro ng ganitong relihiyon.
maging membro ng relihiyong nagmumura, namatay na sa ibang bansa, hindi na nakabalik, kasi may mga kasong hindi hinarap dito sa Pilipinas. Eh kung talagang wala kang kasalanan, bakit di mo harapin at ipagtanggol ka ng Diyos mo? Bakit mo tatakasan? Bakit ka pupunta sa ibang bansa hanggang mamatay ka na ron? Walang karangalan ng Diyos. Tinan mo si Shadrach, Meshach at Abednego at saka si Daniel. Hindi tinakasan yung mga kaso nila. Nagtagumpay sila. At kinilala yung Diyos nila ay tunay na Diyos. Yeah! Daniel and Shadrach, Meshach and Abednego. Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego in the book of Daniel chapter 3 and in Daniel chapter 6, they never run away from their persecution, persecutors, haters, bashers. You know, their enemies wants them to be killed. But, you know, man of God, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego faced the enemy, faced the problems. You know, the Lord give them victory. The lion did not eat Daniel, but the enemies of Daniel eat by the lions. And those persecutors of Shadrach, Meshach, and Abednego were killed. You see? Naunawaan po ba natin? Ang sakit nun, no? Saan natatagpuan yung lingkod ng Diyos? Daniel chapter 3 and Daniel chapter 6. Daniel chapter 3 and Daniel chapter 6. Nakuha po ba ninyo? Nakita po ba ninyo? Naunawaan po ba ninyo? Yung mga enemies, bashers, haters, persecutors ni Shadrach, Meshach, at Abednego, sila yung pinagpuputol. They were cut into pieces and their houses were burned. You see? Tapos lingkod ka ng Panginoon eh. May kaso ka sa Pilipinas. Sinasabi mong lingkod ka ng Panginoon, may kaso ka sa Pilipinas, tatakbo ka sa ibang bansa, mamamatay ka na lang doon. Hindi mo hinaharap yung kaso mo rito. O anong karangalan ng Diyos dyan? Paano mo napatunayang nasasabihin, walang kasalanan ng taong ito, lahat ng iyan ay mga bintang lang yan. Eh bakit di mo harapin? Bakit mo tinakasan na matay ka na sa ibang bansa? Nakikinig pa ho ba tayo? Lingkod ng Diyos. Bakit may mga ngaral na mali? Bakit pinahintulutan ng Diyos na may mga ngaral na mali? Siguro yan ang tanong mo, no? Why God allow the preacher who preaches or the false preachers? Why God allow the false preachers? You know, the false preachers choose to become false preachers. Yun yun. We are pre-moral agents. We have our own free wills. Meron po tayong sariling kalooban na hindi pwedeng panghimasukan ng Diyos. Lista mo ito. Yung mga false preachers ay hindi yan ginusto, pinahintulutan ng Diyos, hinangad nilang maging false preachers. Pangalawang tanong, lingkod ng Diyos, ng divide, product ng division, product ng disunity, product ng paninira sa lingkod ng Diyos, ng agaw lang ng tubang, ng agaw ng church, mali ang aral, mali ang buhay, maling mga ngaral, eh bakit may mga sumasama sa kanila? Bakit hindi pigilan ng Diyos? Pinipigilan ng Diyos. Ang problema, gustong sumama sa mali. Sama-sama sila sa mali. Sama-sama sila sa impyerno. Yun ang sagot dun. O kaya ka nakikinig ngayon, nanonood ka, pinili mo ang tama at pinili mong sumama sa tama. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ganun yun eh. Many are false preachers. God don't want them to become false preachers, but they choose to become false preachers. And many are joining the false preachers, the false teachers, those wolves,
pretending as sheeps in sheep clothings, but they are wolves. Many their churches are product of division, stealing flocks from others, slandering the true men and women of God, product of division, product of disunity, and some are joining them, or many are joining them, because they choose to join them, even though the Lord is hindering them not to go to hell. Eh, pinipigilan na nga sila ng Diyos eh. Isama ng sama. Nakikinig pa ho ba tayo? Ako'y naaawa eh. Naaawa ako sa mga pupunta sa impyerno, at taawa akong born again at Trinitarian na napunta pa sa mali. Aray ko. Eh paano hindi nagbabasa ng Bible? Hindi patuloy na nakikinig. Tapos pagmamalakihan ka pa, nandito na ako sa mali. Uy, naaawa kami sa iyo. At idadamay mo pa yung pamilya mo sa mali mo. Nakakaawa ka. Mali na aral mo, mali na buhay mo, mali ang pinuntahan mo, mali ang pangangaral mo, mali ka. Produkto ka ng division, produkto ka ng pangaagaw ng iglesia, siniraan mo ang mga totoong lingkod ng Panginoon, nang agaw ka ng church. Naawa ako sa iyo, naawa kami sa iyo. Galit kami sa kasalanan mo, pero hindi sa iyo, naawa kami sa iyo. Ganun yun eh. Di ba ganyan tayo? We hate the sins, but we love sinners. Jesus Christ hate the sins, but He loves sinners. He died for the sins and He want to save sinners. Ganun yun eh. Kaya iba tayo eh. Iba tayong mga totoong Kristiyano eh. Mga taga Kingdom of Jesus, mga people of high calling and people of destiny, mga apostolic people, iba tayo eh. Ang sinasabi natin, galit ako sa ginagawa mong kasalanan, pero mahal kita. Pinapatawad kita, bahala na ang Diyos sa iyo. Kung nakagawa ka ng mali sa akin, malagot ka sa batas. Hindi ko ilalagay ang kamay sa batas ko. Ay, ang batas sa kamay ko. Bahala sa iyo ang Diyos. Romans 12:17-21. Romans 12:17-21. Revenge is mine, saith God. It is very fearful thing to fall in the hands of God. Nakakatakot ang bumagsak sa kamay ng Panginoon. You know, we true Christians are not putting the law in our hands. We allow the lawmaker, those who are implementing the law to punish them. We are allowing God to avenge us, to bring them punishment. But we are not putting the law in our hands. Yan tayong mga totoong born again Christians, Trinitarian, mga apostolic people, mga Kingdom of Jesus, mga people of high calling and people of destiny, di ba? Minsan nga, nangutang sa'yo, hindi nagbabayad eh. Galit ka sa kanya kasi nangungutang siya na hindi nagbabayad. Pero naawa ka pa rin sa kanya. Nahabag ka pa rin sa kanya. Hindi ka na nakataka sa utang, hindi ka nagbabayad. Eh kung inutangan mo, hindi ako, at baka bigla ka nalang saksakin yan, pagdaan mo riyan. Mabuti na lang ako inatangan o born again ako, na handang magpatawad, handang umintindi, tumanawa. Pag nakautang ka dyan ng hindi ayos, saksakin ka nalang yan. What I'm saying is true. Yeah. You know, we Christians, born again Christian, Trinitarian, Kingdom of Jesus, people of high calling and people of destiny, we do not put the law in our hands. We allow those who are implementing the law to punish them, but not us. We allow God to avenge us, to punish them. Ganun yun eh, di ba? Puno tayo ng pag-ibig, puno tayo ng pagmamahal eh. Ano ang palatandaan na tayo tunay na Kristiyano? Puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal, puno ng pagpatawad. True Christians are full of love, full of forgiveness, full of understanding, full of care, and full of concern. Ganun po yun eh. Kaya, ngayon pong nasa pandemya tayo, simple lang. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, paglingkuran mo siya, mahalin mo siya, dumalo, makipag-live streaming, maglingkod sa Panginoon, iligtas mo lahat ng mga mahal mo sa buhay. Ibigay ng maayos ang mga ikapot handog.
yung mga plans, yung mga promises, yung para sa minsan compassion natin, yung mga love gifts na yan, bagay mo, padala mo rito yan. Gamitin natin yan. No? Ngayon, huwag kang mag-alala. Anong sabi ng Biblia? In the book of Matthew 6:25-33. Matthew 6:25-33. In this time of pandemic, in times of calamities and disasters, in times of problems and trials and testings of life, this is what the Lord is saying to us. Therefore, I tell you, do not worry about your life or what you will eat or drink or about your body. What you will wear is not life more than food and the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are they not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Narinig mo? Seek first His kingdom and His righteousness, and all your needs will be given to you. Make God the priority of your life. Accept Jesus Christ now as your Lord, God, and Savior. Repent and renounce all your sins and iniquities. Do the will of God. Finish it. Do your best. Give your best. Be faithful to God in every areas of your lives and in giving. Do not worry about what will you eat or what will you drink, because the birds of the air, God never forget them, never abandon them. Even Solomon in his splendor, you know, he did not wear as beautiful as the lilies of the fields. E mismo nga si Solomon eh, yung karangyaan niyang yung katalinuhan niya yung kayamanan, kasaganaan niyang yun, eh hindi siya nagdamit na kasing ganda ng lilies of the fields. Alam mo yung water lily, nung mga bata pa kami, sinasakyan namin yan, ginagawa namin bangka-bangka yan eh. Tapos yung mga water lily yan, yung mga bulaklak niyan, inuwi namin yan, kagaganda, kulay purple yan, violet yan eh, purple, violet. Yan. Tapos yung mga water lily yan, una, ginagawa ng bangka talaga, sinasakyan namin. Minsan naman, gumagawa kami ng bangkang maliliit. Yeah. I purely remember when I was young, from the stem of water lily, we made a miniature bangka or boat. And from that water lily, we get the flower, and we bring it home as an ornament in our house. And we gather the water lily and pinagsasama-sama na, pinagpapatong-pating namin yan. We put a pile of water lily, then we make that piles of water lily, we made it a boat. Ganun po yun. Naunawaan po ba natin? Eh, kita mo, eh, yung mga water lily iyon, damo yun, ha? Walang nagpapalaki nun, walang nag-aalaga nun. Ano nga yun, eh? Tinuturing ang salot yun, eh. Alam mo kung bakit? Nagbabaha, eh. Nagbabara. Nagbabara. You know, water lily is considered as it one of the cause of flooding. It hinders the flow of water.
Because water lily can easily grow and expand. Mabilis siyang lumawak eh. Kaya yung the flow, the current of water hinders because of water lily in the river. Naunawaan po ba natin? Ganon po yun. Naintindihan po ba natin yun? So, hindi ho pinabayaan ng Diyos yun. Sa oras na ito, huwag kang matakot mamatay kung si Kristo na ang Lord God Saver ng buhay mo. At kung si Kristo na ang Lord God Saver ng buhay mo, hindi ka mamamatay. You will be spared from any virus, from any attack of the enemy. Make Jesus Christ as your Lord God and Savior. If you die, then go to heaven. But God will spare your life, will extend your life, will prolong your life, will heal you, and will make miracle multiply your blessing. In times of this pandemic crisis, God will bless you abundantly, even your loved ones, friends, and relatives. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. What you have to do is seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Mga minamahal, before we close, before we pray, Mark 8:36, bago tayo manalangin, Marcos 8:36, ang liwanag ng sinabi, di ba? Marcos 8:36, aanin mo ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. Huwag mong mamahalin ang mundo at ang lahat ng nasa ng mundo, pita ng mata, kapalaluan ng buhay, kayabangan ng buhay at pita ng laman. Ang mahalin mo ang mundo, kaaway ka ng Diyos. 1 John 4:4, 1 John 2:15 up to 17, Mark 8:36, love not the world, the sins of the world, the desires of the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the pride of life. But rather, while we are still alive here on earth, repent from our sins and iniquities. Be holy before the sight of God. Be holy, be pure, be clean in the sight of God. Repent and renounce all our sins. Repent the false preaching, the false idol, the false light, the false belief, the false tradition, the false culture. Renounce them all. Accept Jesus Christ as our Lord God and Savior. Nakikiusap po ako sa mga nagro-rosary, mga zodiac, horoscope, nagpapatato, mga tarot card, mga zodiac sign na yan. Yung mga sumasamba sa ribulto, santo't santa, yung mga nasa relihiyon, mga nagpapabotismo, mga nagpapabinyag, sumasama sa mga ligaw at mga lihis na daan. Nakikiusap ako sa inyo, tanggapin nyo na ngayon si Christ bilang Lord God and Savior ng buhay. Magbalik loob na kayo ngayon sa Panginoon. Sumama kayo sa Diyos, sumama kayo sa mga totoong lingkod ng Diyos na talagang hinaharap ang dapat harapin at nagtatagumpay. Hindi yung mga nagkukunwaring lingkod ng Diyos at tumatakas at nangangapatay na sa ibang bansa na hindi man lang naipagtanggol ang sarili, hindi man lang naipagtanggol ng Diyos. O may gulay. Brethren, I beg you, I beseech you, I plead to you, accept Jesus Christ now as your Lord God and Savior. Repent from being a false preacher. Repent from being a product of division, disunity, slandering the men and women of God. Repent from joining false preachers, churches, product of division, disunity, slandering the men and women of God. Spreading the false report, false gossip, false preaching, false teaching, false ideology. Magsisi na po ng kasalanan, magbalik loob sa Panginoon, magbagong buhay na po. Hindi ko na po ito maiisa-isa ngayon eh. Tanggalin na yung puot, galit, ingit, sama ng loob. Tanggalin na yan. Nakikinig pa po ba tayo? Magsisi na po at magbalik loob na tayo sa Panginoon. Kahit po nasa pandemya tayo, tuloy yung ating discipleship, Bible study, prayer meeting. Magkaroon tayo ng ganitong online, virtual. Tuloy-tuloy natin. Hanggang kamatayan. Eh kung hindi na matapos ang pandemyang ito, at least nagawa mo kalooban ng Diyos.
pagkatapos ng pandemya, magbabalik loob na ako sa Panginoon. Pagkatapos ng pandemya, magsisisi na ako ng kasalanan, magbabagong buhay na ako, magtutuwid na ako. Pagkatapos ng pandemya, ibibigay ko na ikapotandog ko. Pagkatapos ng pandemya, eh kung hindi na ito matapos, paano ka na? Paano ka na? Yun ang tanong ko. Whether there is pandemic or none, there is crisis or none, in sicknesses or in health, in poverty or in riches, let us accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior and serve Him till the last breath of our lives. Alam mo si Charles T. Studd, dahil sa pagiging mangangaral na malaria, pinabantayan siya, Charles T. Studd, no? Had a malaria because of preaching the gospel of Christ. And he was in a bed of sickness, he was in a bed. And somebody is watching him, guarding him, attending to him. But during the night, Charles T. Studd leave a message. I'm off to take another tribe for Jesus. Despite of having malaria, Charles T. Studd, he got that malaria while preaching the gospel of Christ. And somebody attending to him, taking care of him, watching him, guarding him. But during the night, he made a letter. I'm off to take another tribe for Jesus. Umalis ako. Hindi para tumakas, hindi para tumakbo, hindi para lumayo. Hindi para tumakas. Kukunin mo lang isang tribo para sa Panginoon. May this pandemic crisis bring you to Christ. Bring you nearer and more closer to Christ. May this pandemic crisis make you more holy for Christ, more pure and more clean for Christ. Make this pandemic crisis bring you to give more of your best to God, doing His will more for God's glory. Naway ang pandemang ito ay magdala kay sa iyo kay Kristo, maglapit ka sa iyo kay Kristo, at lalo mo pang gawin at ibigay ang pinakadabes para sa Panginoon. Ang lahat ay magtaas ang dalawang kamay patungo ng langit. Yes, Father God, as long as we live, we will glorify the Lord. As long as we live, we will praise Your name, His name, Your name, God. As long as we live, we will proclaim that Jesus Christ, Lord God and Savior. Urabakanda lalaba shiribibiyanda rarabahanda hiriribu kurubu shiribibiyanda lalaba shiribibiyanda rarabahanda urababa shindilalabashanda urababakanda lala shiribibiyanda urababakanda lalaba shiribibiyanda. Yes, ikaw na nakikinig at nanonood, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon ngayon. Ibigay mo ng totohanan ang buhay mo ngayon sa Panginoon. Huwag mo ipagkait ang buhay mo ngayon sa Panginoon. Kung pinagkait mo yan nung nakaraan, nung nakalipas, huwag mo na ipagkait ngayon. Kung pinagkait mo sa Diyos ang pinaka-the best mo, huwag mo nang ipagkait ngayon. Come on. Give your life now to the Lord. Give your best now to the Lord. If you did not dedicate your life to the Lord, if you did not give your best to the Lord in the past, do it now. Do it now. For tomorrow may be late. I do not know when this pandemic crisis stop. I do not know. But whether there is pandemic or none, we will live for God and we will die for God. Panginoong Diyos, tinatanggap ka po namin
Panginoong Hesus, tinatanggap ka po namin bilang aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Patawarin niyo po kami, baguhin niyo po kami, pagilingin niyo po kami, gawan niyo po kami ng himala, patatagin at palakasin. Iligtas niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Gamitin niyo po kami para sa kaligtasan ng maraming tao, buong Pilipinas at buong mundo. Gamitin niyo po kami, ang aming buhay, ang aming salapi, lahat-lahat sa amin. May we become your instruments for the salvation of others. Jesus, you are now Lord God and Savior of our lives. Heal us, strengthen us, give us good health, promote us, bless us more. May we be blessings to many peoples of the earth. Urarabakanda rababashanda. Iriribianda ladabashanda. Use our vehicles. Use our lives. Use our houses. Use all our everything. Our possession. Our education. All that we possess. All that we accomplish. All we have in this present world. Use it, Lord, for your glory. We dedicate them all to you, God, in Jesus' name. Binibigay at pinapagamit po namin lahat-lahat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Patawarin, baguhin, pagalingin, gawan niyo kami ng himala. Inaalay po namin lahat sa iyo. Panginoong Diyos, patawarin niyo po ang Pilipinas at ang buong mundo. Una, patawarin niyo ang gobyerno na hindi nakakaganap ng kanilang tungkulin. Kung nakakaganap man, hindi pa rin ganap, Panginoon. At tulungan niyo po sila, bigyan ng tunay na malasakit at puso at kakayanan. Patawarin niyo ang maraming Pilipino, pati na rin po ang maraming tao sa buong mundo. Itong prayer namin for the Philippines is also prayer for all the nations of the earth. Forgive the governments. They are not doing well their function. Give them heart. Give them true care and concern for their constituents, Father God. And give them the ability to solve the problem in Jesus' name. And you alone can solve the problem, Father God. You alone, O God, in Jesus' name. Forgive, Lord, the frontliners, the medical frontliners, the medical workers dying, being infected with coronavirus. Forgive many Filipinos and the nations of the world being infected with coronavirus. Lord, only you can spare these calamities. So save us in Jesus' name. Heal us in Jesus' name. Give us protection in Jesus' name. Panginoon, tanging ikaw lang po ang makakapagpatigil ng virus na ito. Ikaw lang po ang makakapagpagaling at makakapagprotekta sa amin. Ikaw lang po ang makakapagpapunta sa amin sa langit. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga frontliners, ang gobyerno. Tulungan niyo ang mga polis, ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga medical workers. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kailangan ka po namin, kailangan po namin ng tulong ninyo. Lumalapit po kami sa iyo, tumatakbo ko po kami sa iyo, Panginoon. You have said in Proverbs 18:10, the righteous run into Jesus and we will be saved. The righteous run unto you, unto the Lord, and we will be saved. For you are a strong tower. And Jesus, we are running to you. Sa iyo po kami tumatakbo. Sa iyo po kami nananahan. Save the Filipino people. Save the nations of the world. Save the government. Save the frontliners. The medical workers. Save our loved ones, friends, and relatives. Give us healing. Give us miracle. Give us protection. Give us good health. Give us success, blessing, promotion, and prosperity. We rebuke the devourer in Jesus' name. We rebuke this coronavirus in Jesus' name. We rebuke these sicknesses and diseases. We rebuke this death in Jesus' name. We send them all to hell in Jesus' name, the Son of the Living God. Ang coronavirus na ito, ang sakit na ito, ang kamatayan ito, ang kahirapan ito, tinatapon namin sa impyero, doon siya nararapat. Will it lose healing and miracle, success, blessing, prosperity, good health? Will it lose life in Jesus' name, the Son of the Living God? Will it lose the Holy Spirit and let light, Lord? Let there be life in Jesus' name. Magkaroon po ng buhay, Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon, ang aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa.
mag-isa lamang po sila roon. Kumbaga minsan, malalayo ang mga kaibigan o walang kaibigan, malalayo ang mga kababayan o walang kababayan sa katabi o konti ang mga kababayan katabi, o sila'y walang mga mahal sa buhay sa tabi nila o malayo o may kalungkutan sila. Huwag niyong po pong pababayaan ang aming mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Kung kailangan ka po namin, mas kailangan ka nila. Yes, Lord. The OFW, our loved ones, friends, and relatives in different parts of the world. Be near to them, be closer to them more than ever before. Lord, we need you, but they need you more. In times of their needs, nobody beside them, no loved ones beside them. If they hear that their loved ones have problem here in the Philippines, they are much more affected. Kapag naririnig nila na ang kanilang mahal sa buhay sa ibang dito sa Pilipinas may problema, mas lalo silang apektado. Sapagkat wala silang magawa, malayo sila. Help our heroes in different parts of the world. The OFWs, the Overseas Filipino Workers, God, in Jesus' name. Help them, God, in Jesus' name. Bigyan nyo sila at padalan nyo sila ng totoong iintindi, uunawa, magmamahal at magmamalasakit at kakalinga sa kanila. Send, Lord, your love to them and send persons that truly love care, that have truly love care and concern to them, Lord. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga babaeng, mga lalaking nakinig at nanood, lalo na yung mga nagmamahal na nananalangin, nag-aayuno at sumusuporta pinansyal. I thank you, God, for those who watch and listen, those who are watching and listening, but most especially to those who are praying and fasting, who are sending their love, care, concern, and support to me, my family, and to this ministry. Bless them abundantly, God, in Jesus' name. Let the good dreams, good desires of their hearts be granted, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, ng marami, at naniniwala kami, nagpagaling ka, nagbangon ka, nag-ahon ka, gumawa ka ng himala, gumawa ka ng dakil at mabubuting bagay. Salamat po, Ama. Marami kaming panalangin na hindi nabanggit. Pero alam mo yung puso't isip namin, alam mo yung sa pag-iisa namin na kami nakikipagniig sa iyo. Alam namin po na ang lahat ng ito'y iyong sinagot. Father God, we thank you. We forgot to mention right now all our prayers. But you know, Lord, all the longings and desires of our hearts. Thank you for the salvation, for the healing, for the miracle, success, victory, for the good health, divine protection of our lives, of our family, of our brethren, of the Filipino people, of the nations of the world. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen and amen. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, sa darating na Friday, alas 5 uli, magsama-sama, magkita-kita tayo. Pero doon sa mga ilang kapatid natin, alauna pa lang, meron tayong virtual Bible study. No, especially yung mga nasa ibang bansa. Virtual yun. At yung mga ibang mga kapatid natin na nasa malalayang probinsya o kahit Metro Manila. No, meron tayong Bible study, alauna yun. Pero alas 5 ng hapon, yung ating live streaming online dito. Sa Sunday po, alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon. 10 o'clock in the morning and 2 o'clock in the afternoon, online ulit tayo. And we have communion, ha, on Sunday. So prepare a grape juice and prepare bread on Sunday. And together with your whole family, we will have communion. In order for our family to be saved, to be blessed, and to be protected by God. And to receive life from the Lord. More of this on Sunday, ha? Sunday, 10 a.m. and 2 p.m. Yeah.
live streaming here at the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Sunday 10 a.m. and 2 p.m. we have communion in order for our life to be blessed by the life of Jesus and to receive His life. Sunday 10 a.m. and 2 p.m. 2 p.m. Yan. Sa Friday, you know, 1 o'clock yung Bible study namin. Tapos, virtual yun. Magkikita kita. Ito, hindi tayo nakikita kita online. Alas 5. Glory to God. Tapos, Sunday, 10 a.m., 2 p.m., online streaming communion. Pag-pray natin, matapos itong lockdown na ito sa ECQ at saka sa Cavite, Bulacan, Laguna, Rizal, in Jesus' name. At tinindig na nga tayo ng Panginoon kasi nag-pray na nga tayo kanina at patuloy tayong nagdideklara ng tagumpay. Glory to God. So, see you on Friday and on Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. Prepare a grape juice and prepare bread. Together with your family, we will have communion. And in order for our family to receive life from the Lord and our lives be blessed by Jesus. If any good testimonies, if any counseling you need, prayer requests, or to contact me or to ask anything for your questions and for your financial support, PM here at the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. And call or text. Give me a call or text. 0917-152-1963. 0917-152-1963. Glory to God. At like, share, and subscribe KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Watch and listen and support continually. That does say the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon programs. So thank you for watching. Thank you for listening. Thank you for love, prayers, and concern and financial support. Thank you for your prayer and fasting. Mahal po namin kayo at ako ang aking pamilya at ang Kingdom of Jesus Fellowship ay nagmamahal po sa inyong mga mahal sa buhay. Nagmamahal po sa Pilipinas at nagmamahal sa buong mundo. I and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship love you so much and your loved ones. Love you